ba yan? Visit naman to. Okay lang, pwede naman dito na lang tayo bumaba eh. Okay na to. Nice naman eh. Dapat kasi, yung kay Tito Ben, nasasakyan na lang yung ginamit ko eh. Sana nangyari to. Kaya tuloy ako sa'yo. Unang date pa naman natin. Date? Hindi to date. Ah, ikaw talaga, joker mo talaga. Hindi ka na nga, pasok na nga tayo. Okay lang yan, tara na. Tara na. Next week, guys! Woo-hoo! Hi, Kitty. Stacy. Welcome back. Did you miss me? Balita na sa TV yung ginawa nating great chip. Sapul na sapul si Pinede. Ilang kalabasa bang kinakain nyo at talas-talas ng paningin nyo? Bumob chip. Pinakawalan pa natin ng tarantadong yun. Sigurado magpapalamig lang yun. At malamang, mabibiktima na naman ng mga bata. Tuloy-tuloy na promotion nyo, ma'am. Paano? Ikaw na taya mamaya sa inuman natin, ha? Papa, oo. Ilang kahong ba ng birang gusto mo, Dominguez? Ay, kahit ilan po. Paano mo nalaman ang kasong ito? Kilala ko si Police Superintendent Veronica Tesnado. Kilala ko rin ho si Attorney Fontanilla. Noong papanahon pabalis si Christian Vergara papuntang Amerika. At wala naman kinahantungan ang paghahanap sa bata na laban ni Tesnado na SPO3 pa lang noon ang impormasyon na yon. Kanino mo naman nakuha ang impormasyon? Kay Attorney Fontanilla ho mismo. Sinubukasan noon na hanapan na ng sapatos at 5 gramo ng shabu ang kotse ni Christian Vergara. Ang galing talaga ni Mr. C, no? May patok yung bar niya. Siguro paglabas natin dito, pingin na ako. Joe! Okay ka lang ba? Chris, masabi ko na ba sa'yo na special ka sa akin? Yung klase ng special na titigil yung buong mundo ko para sa'yo. Na special ka kasi... Sir, okay lang po ba kung ilipat niyo sa Channel 6? Sobrang importante lang po. Sige po. Hindi kita pinapangunahan, Mr. Solomon, pero sinasabi mo ba na may kinalaman si Police Superintendent Tesnado at kahit si Attorney Gabriel Fontanilla sa nakuhang mga ebidensya sa kotse ni Christian Vergara? Hindi ko masasabi yun. Wala akong ebidensya. Pero ito ang isipin niyo. Magkarelasyon ng dalawa ngayon. Hindi mahirap isipin na pinagtulungan nila si Christian Vergara para lang masara ang kaso nito. Okay lang ako na umuwi. Bro. Tising! Girlfriend ka na! Thank you.
umalis si Christian Vergara papuntang Amerika at wala naman kinahuntungan ang paghahanap sa bata. Nalaman ni Tisnado na SPO3 pa lang noon ang impormasyon na yun. Kanino mo naman nakuha ang impormasyon? Kay Attorney Fotorillo ko mismo. Kinibukasan noon, nahanapan na ng sapatos at 5 gramon siya ko ang kotse ni Christian Vergara. Tay, sumagot na ba si Tita Roni? Sabihin mo na una na. Inaakusahan niya si Attorney tsaka si Tita Roni na nagplanto ng ebidensya kaya nakulong yan si Christian Vergara. Yun ho ba yung pinupunto niya? Eh, narinig naman natin pare-pareho yun, di ba? Wala silang ebidensya. Lumalabas, sinisiraan lang nila si Gabriel. Alam naman natin kung hindi magagawa ng tao yun. At si Tita Roni, ang astig kaya nun. Kakakilala mo pa lang dun eh. Sigurado ka na ba dun? Oo. Siyempre, makikita nyo naman ho agad yun eh, di ba? Astig ho siya. Solid. May prinsipyo. Kaya naman ho siya at nagustuhan ni Attorney, di ba? Huwag ka mag-aalala, anak. Tatawagan ko ang tatay mo mamaya. Sinusubukan ko kasi yung cellphone niya kanina, pero busy eh. Nakita mo yung ginawa niya? Hinawakan pa niya ako, jawo! Kapal talaga ng mukha niya! Buti nga ikaw, hinawakan lang ako, sinapak. Alam mo, kalalabas lang niya kulungan kung ano naman ang kalokol mga pinagagawa niya. Alam mo, dapat kinunan natin ang video yan eh, para malaman lahat ng tao kung gano'n siya kasama. Jawo! Oh my God, Jawo, may sugat ka. At may pasa. Akala ko buong gabi mo nang hindi mapapansin eh. May binili lang si Franco sa kanto, pero pabalik na rin yun. Nandito ka ba dahil dun sa lumabas sa balita kanina? Sino naman kaya ang magsasalita ng ganun tungkol sa'yo? Kaya nga ako nandito ngayon, Mildred. Kami dalawa kasi ni Franco yung na-assign sa kaso na yun noon. Eh, gusto ko lang sanang itanong, baka may alam siya. JJ na ba yan? Cancer. Halos nabenta na namin lahat ng gamit namin. Sa dami ng gastos sa pagpapagamot sa kanya. Buti nga't nakaluwag-luwag kami. Malaki kasi kinita ni Franco. Kinita saan? Pasensya na, hindi ko napansin. Halika na, uwi na tayo. Gamutin na lang natin, ha? Grace, wala akong pakialam to sa Vergara na yun. Kanina may sinasabi ako sa'yo. Pinakinggan mo ba? Yung hindi date para sa'yo, date yun para sa akin. Grace, hindi lang kaibigan ang tingin ko sa'yo. Gustong gusto kita. Sa Bisaya, gigugma kita. Sa English, I like you. Kinatatawa. Ang hirap kasi sa'yo, hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko. Hindi mo siniseryoso lahat. Tingin mo sa akin, joke. Pero alam mo, Grace, yung nararamdaman ko para sa'yo, hindi joke yun. Jowa naman. Ang unfair na ngayon mo sa akin sinabi yan. Na-realize ko, napakaliit ng mundo. Kailangan ko tanggapin na kahit saan, kahit anong oras, pwede kong makasalubong yung kidnapper ng kapatid ko. Di ba, ang hirap kung isipin? Eh, di tama nga yung punto ko. Mas importante yung lahat kaysa doon sa nararamdaman ko. Jawo. Tara, Grace. Iyahatid lang sa inyo.
Kukuha lang ako ng may inom. Roni, ikaw. Salamat, Mildred. Magkano, Franco? Magkano? Magkano binayad siya ni Vergara para siraan mo ko? Alam mo, dati palang sabi nila patapon ka daw. Pero hindi ako nakinig. Alam mo, tama pala sila. Hindi ka lang sinungaling, traitor ka pa. Franco, alam mo, wala akong ginawang mali kay Christian Vergara. Alam mo, wala akong pinlantang ebidensya. Sakit ang anak ko. Kailangan ako ng anak ko. Ikaw. Mawawala sa'yo. Promosyon mo. Sa bagay, di mo talaga maintindihan eh. Ipinagbalit mo nga magkaanak ka dahil sa trabaho mo. Roni? Mildred, salamat. Mauna na ako. Alam mo, Franco, tama ka eh. Hindi ko talaga maiintindihan. Dahil para sa akin, walang tamang dahilan para ibenta mo yung sarili mo sa demonyo. Pananagot ang buto, Franco. Sinisigurado ko yan. Pag naglagay ba ako ng sign dyan na do not disturb, kakatok ka muna bago pumasok? Hayakap muna, Bonsoy, ha? Ate Grace naman. Gabriel! Oh, come on. Asan ba si Roni? Paano mo ayusin to? Iputosyon ng utol ko ang mga sisira. Matagal niyang binuto at inalagaan. At hindi ako mapayag. Mawawala lahat ng ito dahil sa'yo. Alam kong tungkol sa akin ang character assassination na ito. But I assure you, hindi ito magtatagal dahil wala itong basihan. Madali ko ito maayos. Huwag mo nga akong kausapin na parang isang politiko. Kuya! May napakatat na tawagan, ha? Are you okay? Yan ang sinasabi ko, Tol, eh. Papakamartir ka, tapos yan lang mahihita mo. Kuya, pwede ba? Marami na kami pilampas, Tol. Hindi kami nakikilam dahil yun yung gusto mo. Pero ito, hindi pwedeng hindi ako magsasalita. Kanina pa, hindi gusto yung tono ng boses mo, ha? Kanina? Brad, matagal lang di maganda yung tono ko. Kuya, tama na. Tsaka na tayo mag-usap, kuya. Nag-aalang, nanay. Alam ko, babalik na lang ako. Kailangan lang namin mag-usap ni Gabriel ngayon. Kailangan pa talaga magkita ng ganito? Pwede naman sa telepono, ah. Kahit maaga ngayon, delikado pa rin may makakita sa atin. Gusto ni Senator na lumantag ka. Ha? Mas magiging credible ang complaint laban kay Gabriel Fontenilla at Roni Tesnado kung may mukha ang witness na laban sa kanila. So, lalantad ako. Okay lang kayo? Hindi naman totoo lahat ng mga pinapalabas natin ginawa nila. E di ako malilintikan kapag nagpakita ko ng mukha. Dahil wala naman ako ebidensya may ipapakita. Kumagalaw kami kasabay mo. We're looking for evidence against them. At sigurado naman si Senator na may mahanap kami. By the time na lumantad ka as witness laban sa kanila, may hawak na kami. Hindi lalabas na nag-fabricate ka ng statement. Iyon naman pala eh. Hintayin niyang ebidensya ngayon at huwag din ako idamay dyan. Wala nang oras si Senator. Kailangan na mangyari ito. Wala nang oras? Para saan? Huwag mong kakalimutan na nabayaran ka na namin. Pag umatras ka, ilalabas namin na nag-imbento ka ng statement laban sa dati mong partner. Masisira ka sa trabaho mo, pati na din sa anak mo at sa asawa mo.
We will make sure of that. Si Franco, sigurado ba? May cancer ang anak niya, kaya nabayaran siya ni Vergara. Hindi mo patutunguhan to. Wala silang ebidensya laban sa atin. Kahit pamili pa siya ni Vergara para mag-file na formal complaint. Wala silang basyan. May kita ng judge sa walang laban yung kaso nila. Pwede silang mag-imbento, Gabriel. Nang ano? Ang meron lang sila, false statement. Hindi naaabot sa korte ito. Maniwala ka sa akin. Eh kahit hindi pa ito umabot sa korte, nagagawa na ni Vergara yung gusto niya, yung sirain yung pangalan natin ngayon pa lang. Yun lang? Yun lang yung reaction mo? Opo. Eh, papunta dito hanggang sa pagbaba ko ng kotse, wala nang salita sa aming dalawa. Mali ho ba yun? Mali ba yung reaction ko? I know. Mali. Eh, pero na-overwhelm naman ako sa pagharap namin ni Christian Vergara. Ito naman din kasi si Jawo, wrong timing. Diba dapat maintindihan niya yun? Anak, alam mo naman kahit noon pa na may gusto siya sa'yo. Opo, pero kasi akala ko kapag hindi ko pinansin, mawawala na lang yung bigla. Paasa ba yun? Hindi, di ba? Aba, oo naman. Sa una pa lang, alam mo naman may feeling sa'yo si Jawo. Tapos alam mo naman na sa sarili mo, hindi mo siya gusto, di ba? Hindi, dapat sa una pa lang, wala nang kontak yun. Text, FB, scene zone na lang yan, Jawo na yan. Eh, pero matagal na kami magkaibigan ni Jawo, kahit pa bago siya magka-feelings para sa akin. Ayoko naman i-risk yung friendship namin. Kaibigan ko si Jawo, kaibigan ang tingin ko sa kanya. Eh, nagka-feeling si Jawo eh. Di wala nang friendship yun. Yun lang kasimple yun. Ako, may tanong ako sa'yo. Ilan na ba naging boyfriend mo? Wala. Zero, di ba? Eh, sa ating dalawa, sino mas nakakakilala sa lalaki? Hindi ako. Nakita niyo ba yun? Ay, nakikipag-asaran sa akin yung kapatid ko. Oo, nakakomportable na siya sa atin. Maski nga sa tatay mo, nabirespond na siya. Nakausap niyo na po si tatay? Oo, kanina lang. At ang sabi nga pala niya, huwag daw tayong mag-aalala. Dahil wala raw patutunguhan yung ibinibintang sa kanila. Dahil wala naman daw ebidensya na magbabackup doon. Mas syempre wala talaga, Nay. Tsaka, imposibleng gawin ni tatay yun kahit kailan hindi niya magagawa yun. Alam naman yun ang mga tao sa paligid niya eh. At kahit ano pang ibintang sa kanya, walang maniniwala. Magluluto kayo ng omelette. Yan, lalagyan nyo ng konting ganito. Tapos, yan. Tapos, panorin nyo mabuti ito. Kailangan gaganunin nyo. Huwag po. Biro lang, hindi kailangan yun. Huwag nyo gagawin yun, ha? Nangyayari dito? Good morning po, ma'am. Good morning. Oh, ma'am. Dad. Good morning. You're cooking. Of course. Ano yan? Omelette. Oh my God, Christian. Ano yan? Ito. Konting misunderstanding lang kagabi, pero huwag niyo napansinin. Okay lang. You know what? Maybe it's not a good idea na pinapayagan ka namin lumabas kasama yung mga kaibigan mo sa gabi kung mapapahama ka lang. Ma'am, okay lang ako. Huwag niyo napansinin. Hindi naman ako nasaktan eh. Ayan nyo na. Nagluto ako ng breakfast. Gusto niyo tikman yung niluto ko? Sure! Kaya na kami natutong magluto? sa bilibid. Sino naman nagsabi na walang maganda may dudulot ng pagkakakulong? Talaga? Masarap ba to? Ito, masarap nga. Masarap? Try. Ikaw, Dad. Sige. Mamo. Masarap nga. Pwede nang siya pong anak natin. Champion, ha? Marunong ka, ha? Excuse me. Good morning, Senator. Good morning, Sandro. Nandito na po yung mga reporters. Okay. Ikaw na muna ang bahala sa kanila. Bibis lang ako. Yes, sir. Excuse me, Dad. Anong reporters? Nagpatawag ko ng press conference. Pagkatapos ng balita kagabi, we've been vindicated, son. Gabriel and that woman framed you. Ngayon, may basehan tayo para mag-file ng complaint. Para formal lang mapaimbestigahan ang nangyaring proseso sa kaso mo noon. Pero, Dad,
Nakalabas na ako ng kulungan eh. Kailan pa ba natin to? Pero hinuhusgaan ka pa rin ng lahat ng tao. Para bang hindi ka na-quit sa kidnapping ni Vince Fontanilla. Believe me, son. We need to do this. You had nothing to do with the witness. Tama ba, Dad?